ito ngayon ang recommendations ko para sa inyong mga OFWs. Insurance, real estate, mutual funds, at long-term stock investing. Isa-isahin natin sila ngayon. Insurance. Ang insurance ang pinaka-basic na investment, ngunit ito rin ang pinaka-demanding. As an OFW, kailangan mo ito para kung sakaling may mangyari sa inyo abroad, may makukuha ang pamilya mo. Kailangan ito ng mataas na time component, oras na mapupunta sa pagbabayad mo, or sa paghintay na mag-mature ang plan mo. Mataas din dapat ang money component dahil 5 to 10 years ka rin magbabayad at kailangan sigurado kang kaya mong bayaran. Kung may mamiss kang payment, pwedeng maging void ang policy mo. Mataas din dapat ang knowledge requirement. Sa dami ng options na available, dapat alam mo kung ano ang kailangan mo. Kahit pa may insurance agent, dapat alam mo kung ano ang hihingin mo sa kanya in the first place. At tulad ng sinabi namin last episode, dapat alam ng pamilya mo kung paano ang pag-claim nito. Demanding ito dahil all three components should be high. Pero ito ang pinaka-basic na dapat meron tayong lahat. Real estate. Ang pag-invest dito ay nagre-require ng mataas na time component. Time na mapupunta sa pagbabayad sa payment terms ng lupa or condominium at time na mapupunta sa paghintay hanggang maitayo ang bahay or condo unit. Kailangan din ng mataas na money component dahil malaki ang kailangan mong bayaran as compared to the other investment options. Kahit naka-easy payment terms ka, mas malaki pa rin ang monthly or annual na babayaran mo kung ikukumpara sa mutual funds or stock investing. Sa knowledge component naman, okay lang ito maging mababa. Basta alam mo lang at may tiwala ka sa developer, pwede na. Kikita ka kapag tumaas ang value ng lupa at kung maumpisahan mo nang maparent ang bahay or condo unit mo. So kung ikaw ay maraming time at money, pwede kang mag-invest sa real estate kahit koonti lang ang knowledge mo dito. Mutual funds. Dito naman, kailangan din ng mataas na time component dahil kailangan bigyan ng oras para kumita ang pera mo at kailangan tuloy-tuloy ng pag-invest dito. Ang maganda rito, pwedeng mababa ang money component mo. Ilang beses nga nating nabanggit na pwede kang mag-invest ng as low as 1,000 pesos per month. Pwede ring mababa ang knowledge component dahil sa mutual funds ipinauubayan natin ang ating pera sa isang professional fund manager para siya na ang gagawa ng mga desisyon sa pagpapalago nito. In my experience, therefore, kung medyo marami tayong time at medyo mababa ang money at knowledge natin, pwede tayong pumasok sa mutual funds. Long-term stock investing. Very similar ito sa mutual funds dahil kailangan mataas na time component at pwedeng mababa ang money and knowledge components. Sa EIB program na CityStockOnline.com, maaari kang mag-invest for as low as 5,000 pesos pero kailangan tuloy-tuloy ang pag-invest para ma-maximize ang kita nito. As for knowledge, tutulungan ka nila dahil sila na ang magbigay ng list of solid companies for you to invest in. Pipili ka na lang ng isa o dalawa mula dito. Maaari kang kumita dito dahil sa power ng peso cost averaging. So kung mataas ang time mo at mababa ang money and knowledge, pwede ka rin dito sa long-term stock investing. Good morning and welcome back mga kapuso. Now, since this is the OFW episode, meron tayong kasamang OFW ngayon at tutulungan natin siyang malaman kung ano ang magandang investment para sa kanya. Today, we have with us Ms. Odette Alsola. So, good morning, Ms. Odette, and thank you for agreeing to appear on our show. Salamat din po at matutulungan niyo po paano mag-invest dito sa Pilipinas lalo sa mga OFW yung wala pong alam. See. So, before we begin, no, can you give us some background about you, saan ka ba nagtatrabaho, saan ka na umabot? Bilang OFW, 4 years and a half na po ako. Mm-hmm. And then first 3 years ko po sa Europe, which is mm-hmm. the Bulgaria po yun. Mm-hmm. And ngayon po sa Singapore for almost 1 year and a half. Mm-hmm. Odette, like most OFWs, gaano ka kadalas nakakabalik sa Pilipinas? Sa isang taon, mga 2 to 3 times. Mm-hmm. Depende po sa kung papayagan po kami ng amo po namin. Mm-hmm. So, usually pag nakaka-uwi ka, gaano ka katagal nandito? For this holiday, 3 weeks, but most of the time, 1 week po. One to two weeks lang. 1 to 2 weeks. Yeah. Like most OFW, syempre, I would assume, kalakihan ng sweldo natin, pinapadala natin dito sa Pilipinas. Apa. So, kanino pinapadala yung sweldo mo dito? Sa kapatid ko po, sa bunsong kapatid. Kasi so, wala na po kaming parents, so parang ako na lang po yung breadwinner. Ikaw na yung tumatay yung basically dun sa family nyo. Ang tanong ngayon is,
for yourself naman, nakakapagtabi ka rin ba ng, I guess, savings mo? How much naman ang nasa-save mo yung talagang tinatabi mo for your future? 10,000 po. First question is, may life insurance ka na ba? Wala pa po. So, wala pa. So, we have to put a mark here para sabihin lang natin na may 1 point dyan. Okay. So, aside from that, saan mo ba usually nilalagay yung pero, like you said, yung 10,000 na itatabi mo, saan mo siya usually nilalagay? Nasa bank lang talaga. Bank lang siya wala talaga. Wala pa ako kasi wala akong idea. So, kung wala ka pa talagang experience, I guess that means na it, when it comes to knowledge, medyo kulang pa tayo. Yung trabaho mo ba doon, ano ba hours mo? Is it 9 to 5, 10 to 6? Ano once ba usually? A week, 2 days off po kami. Mm-hmm. And then, hours po namin, it's 9 hours and a half a day. Mm-hmm. Minsan po split shift. Mm-hmm. Pero pag busy po kami, minsan nag-to 12 hours to 14 hours. Okay, so medyo, ibig sabihin doon, malamang pagod ka na rin at the end of the day. So, when it comes to yung time natin, medyo, so sabihin natin yung knowledge natin is medyo low pa tayo. Tapos, syempre, yung time, again, dahil busy tayo, medyo, actually, mababa din. Kasi nga, like you said, umabot ka minsan 14 hours. Okay. When it comes naman to money, magulat ka man, sabihin mo, sinasabi mo yung 10,000, malaki na yun. Marami ka nang talagang pwedeng gawin doon. And yun nga, i-discuss natin. So, that means, medyo mataas actually yan. Kasi, karamihan dun sa mga options na pwede mong pasukan ng pera dito, cash na 10,000 eh. Dito sa mutual funds or UITF, for as low actually as 1,000, 2,000, pwede ka nang magsimula dyan. So, dito, pwede tayo dyan. Ang maganda pa dyan, hindi mo naman kailangan ng malaking knowledge kasi nga may fund manager na gagawa. Tapos, mababantayan mo siya through the internet. Okay, ngayon, real estate, kahit naman pwede nga yung pera, yung budget natin na 10,000, actually, pwede ka nang mag-down payment, pwede ka nang mag-monthly, meron pa ka no down payment ngayon. But again, yung time requirement sa real estate, medyo mataas. Kasi syempre, dapat may magbabantay. Kung lupa yung binibili mo, dapat may tumitingin dyan kasi baka na lang pagbalik mo, may nakatayo ng ibang tao dun. Yung very popular na ginagawa ngayon is bibili ng condominium. It's a good idea, again, if you have the time, na bantayan yung condominium. Kasi mahirap maghanap ng tenant kung papahupahan mo yan. Diba? Tapos syempre, sino din mangongolekta mula dun sa umuupa. So, pagdating natin sa time, medyo mahirap. So, this is, kumbaga, maliit lang yung check na yan kasi hindi masyado siyang ideal sa situation mo. Yung stocks naman, yung knowledge sa simula, medyo kailangan mataas. So, yun, hindi masyadong maganda. Yung time naman, maliit din lang. Tapos, yung money din, maliit din lang ang kailangan. Sa previous episode namin, napakita na namin yung EIP program ng CitySec Online. Actually, kung doon tayo papasok, pwede din yan. Kasi, eto, tatanggalin na to kasi CitySec na rin ang, kumbaga, mag-a-advise sa'yo eh. Okay. So, ang kailangan mo lang is a little bit of time na pareho din ito, makikita mo naman sa internet. Tapos, maliit din lang yung kailangan na pera. Ngayon, before we get to that though, nabanggit na natin kanina, wala pa tayong life insurance. Kailangan talaga natin yun. Doon tayo magsisimula. Ito ngayon yung, kumbaga, ito ngayon yung number one mo munang pag-iisipan. Kahit yung simpleng term life lang, kahit doon lang tayo magsimula, kasi nga, sabi mo, ikaw na lang ang ano ng kapatid mo eh. So dapat, kung, you know, syempre, knock on wood, hindi naman natin mayar. Pero dapat, if something does happen to you, meron namang something that will still take care of her and her needs. Diba? So eto yung simula natin, tapos dito tayo pwedeng mag-progress pagkatapos natin dito. So, ang pinaka-ano talaga, insurance? Yeah, doon tayo magsisimula kasi wala ka pa eh. Yeah. And then, either mag-i-stocks ka through COLCIP or mag-mutual fund ka or mag-UITF ka, mamimili ka na lang doon sa mga yon. So, yun. Kaya isipin mo, kahit 10,000 lang actually, maganda na yung kikitain yan. Basta nga, consistent lang siya and basta nga, maganda rin yung kumpanya na pinasukan mo. O ayan mga kapuso, nakita nyo na kung paano natin pwede gamitin ang AID para malaman kung anong investment ang pwede nating pasukan. Kung may tanong kayo tungkol sa mga bagay na ito, lagay nyo lang sa Facebook page namin. Ngayon, huwag kayong aalis, babalik tayo kasama mga kaibigan natin from citysecconline.com, kaya tutok lang. Ang price appreciation, Aya, ito yung pagtaas ng presyo ng stock dahil sa pagtaas ng kita ng kumpanya.